Ma'am Ned, kamusta po kayo dyan sa Singapore? Okay lang po. Okay naman kayo, ma'am. Nakakalabas po ba kayo? Nakakapagpahinga pa? Opo. Try freedom naman po lumabas. Okay. Day off lang po. Okay. Simula kailan pa kayo na dyan sa Singapore, ma'am? Since 2014 pa, ma'am. Ang tagal na din. Na kailan po kayo huling nakauwi sa Pilipinas? Last year lang po, ma'am. 2022. Kasi inayos ko po yung problema na yan. Pero... Hmm. Hindi po kasi umarap yung lalaki sa barangay, which is dalawang beses na po namin siyang ipinatawag. Pero dinedma po niya yung sumo ng barangay. Okay. Sige, ma'am. Itong si Sir Jerry, gaano po kayo katagal na naging magkarelasyon? Masabi na lang po ng 12 years. 16, halos 16, 17 years old lang po ako noon. 33 years old po niya. Hiwalay po siya sa asawa. Tapos may anak po siyang isa. Tapos, bali... Sa other side po, sabi niya sa akin dati, okay na sa kanila makipag-relasyon, wala nang pakilamanan. So, okay naman, naging okay lang po ako doon kasi akala ko may peace of mind naman na po. Okay. Kaya pumayag po ako nakipag-relasyon. Okay. So, bukod po dito sa bahay na ating pinag-uusapan, meron pa po ba kayong ibang mga ari-arian na inyong naipundar pareho ni Sir Jerry? Halos galing po kasi yung mga padala ko kasi mga plano, puro plano yung mga gamit po lahat. Saka halos kompleto na po. Mga tricycle po. Yung isa pong motor na binigay niya sa akin last year as a partial po dapat dun sa ano, sa pinag-usapan namin. Kailan niyo po na ipatayo itong bahay na pinag-uusapan natin? Simula po kami, ma'am, 2019. Kailan po nabuo yan, ma'am? Halos natapos po siya ng 2021 po. Mga ganun po. Okay. At sa... Pagbuo niyo po ng bahay na yan, ano po ba ang naging usapan niyo ni Sir Jerry? Wala naman po siyang naipra-promise sa akin kasi hindi naman po kami pwede magpakasal dahil on the way daw po yung annulment ng ex niya. So nasa pau daw po yun. So hindi po ako kasal. Basta okay lang daw po sa okay lang po sana yung ano namin, samahan namin. Okay, bakit kasi kayo naghiwalay, ma'am? Lagi pong problema pagdating sa pagpapadala sa pera, may audit ko na ganun, pati yung pagbibigay ko sa pamilya ko, naka-question niya, pati sa papa ko. Mm-hmm. Lagi po kasi ganun, ma'am, every month, halos hindi naman po ako palagi nagbibigay sa papa ko. Mm-hmm. Bakit daw laging ganyan, galing ganun. Sabi ko, syempre, ako yung nakakaluwag, ako yung magbibigay sa papa ko kasi nag-iisang magulang na lang namin. Tama naman po. Tsaka pera nyo naman yun, ma'am. Wala naman pong dapat na makialam kung anong gusto nyong, sinong padalhan nyo, di ba? Tapos... Yun po yung pinakamatinding away namin lately. Dahil nung hindi ko na po ka-take, sinabi ko na po sa kanya lahat ng sama ng loob ko na, bakit naka ko kine-question mo yung sahod ko? Yung sahod ko, hindi naman galing sa pera mo yung mga ano, pinapadala ko. Yung binibigay ko sa pamilya ko, galing sa sahod ko. Hindi ko hinihingi sa'yo. Tama sabi po. Sabi ko sa kanya. Tama po. Sabi ko, bakit mo pini-question? Sabi ko, salamat na nga lang ako at hindi sila palagi humihingi sa akin. Halos sa'yo bumabagsak lahat ng padala. Lahat ng resibo, ma'am, nandiyan naka-under po lahat sa paralan niya lahat, ma'am. Kaya hindi po niya maididenay, ma'am, na hawak niya po every month yung sahod ko. So, nung nagpatayo kayo ng 2019, ma'am, sino po ang bumili nung lupa na kinatatayuan po nung bahay? Actually, yung lupa na yan, ma'am, may mga iba-ibang may-ari po siya. Kasi yan, ang NHA daw po, ang under NHA po yung lupa. Which is, yung tatlong nakuha po dyan na lote is wala po doon sa isang naiipano po sa kanya, naibigay po, parang na sa pangalan niya. Okay, so meron po ba kayong, wala kayong titulo? Walang nakatitulo wala sa inyo? Wala kang mga na nakatitulo sa isa sa awat, isa sa awat. Nung nagpatayo kayo ng bahay, ma'am, sino po ang nagbayad ng mga pang buhos, pagpapasimento? Kalakasan po ng COVID that time, ma'am, wala po siyang trabaho. Halos akin lahat po lahat ng galing yung mga expenses, ma'am. Sino po nagbabayad ng amilyar, ma'am? Kanino po nakapangalan yung amilyar natin? Wala po siyang binabanggit sa akin sa ganyang bagay, ma'am. So wala din kayong idea, ma'am? Wala po ba kayong mapagkatiwalaan, ma'am? So, sobrang kiwala po sa kanya. Inahayaan ko po siyang mag-design. Magandang hapon po, Sir Jerry. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Sir Jerry, kasama po namin si Ma'am Maria Antoinette, ang dati niyo pong girlfriend. At
Nais lamang po sana niya na makausap kayo para maibenta niyo na daw po yung bahay na inyong pinatayo, kayong dalawa, pinatayo niyong dalawa. Hindi po, hindi po pwede. Bakit naman po hindi maaari? Una-una po, nung pinatayo namin, totoo po, tinalis ko po na nung kami po yan, tinalis ko yan, na pag na, kasi po may asawa po ako eh. Promise, siyempre siya kawawa pag halimbawa ng kabul yung asawa ko. Kaya pag uwi niya sana, pagkatapos ng kontrata niya, dapat sa kanya may papangalan yung lupa. Kasi sa NSA yan, kaya hindi po hindi ko itrina-transfer sa pangalan ko, dahil po para sa kanya yan. Pero nung dumating, nagloko pala. Bigla niya lang ako inaway. Biglang, wala kami naman pinag-awayan. Hmm. Bigla niya akong inaway. Nakikiusap ako. Nung inaway? Ikinumpara mo sa ex-wife ko? Na mas pangit yung ugali ko? Ay, hindi. Tama ba yun? Nakikita mo yung ugali ko. Tingnan mo yung ugali mo. Magsalamin ka muna bago ka mag- ng ugali ng iba. Ay, grabe. Oo, naman yung masalamin. Ang ganda ng ugali mo. Ako na yung diba? Ako na yung masama. Ako na yung masama. Nag-usap tayo, pumayag ako na ibabalik ko yung share mo. Okay, kasi ang alam ko talagang ang dami mong kwan sa akin eh. Rereklamo. Tinanggap ko na lang. Kaya ibinigay ko yung motor ko tapos nagbubuan-buan ako. Mm. Malaman-laman ko, may asawa yun ka sa akin na kasama na ka palang iba. Mm. Pag-uwi mo, mayroon na. Kaya ako tinigil yung pagbibigay ng bayad kasi hindi naman tama yata yung ginawa mo sa akin. Almost 5 years, nag-antay ako, wala kang narinig sa akin. Wala kayong nakitang issue sa akin. Hinahanapan niyo pa ako ng issue, nagtatanong kayo sa kapitbahay kung may inuwi akong babae. Pinapili mo ko kung mag-i-stay ako o hindi. So nag-decide ako na hindi tayo nag-usap, hindi mo ako pinagbigyan, nakikiusap ako sa'yo. Nag-usap tayong dalawa, sabi ko. Screenshot ng chat mo sa akin, hinahon mo ako lang kung mag-i-stay ako o hindi. Pinili kong hindi mag-i-stay dahil sobrang laki na lang sa sakripisyo ko sa inyo. Hindi niyo ako na ano, hindi niyo ako na appreciate. Bakit? Ano, nakarating ka ba dyan kung hindi yung pera ko? Excuse me! Anong pera mo? Anong ginawa pera mo? Mahiya ka sa tita ko na tumulong para makaalis ako ng bansa. Mahiya ka. Anong pinut? Walang wala ka. Nakabalik ako ng upload. Plane ticket lang ang tutang ng tumulong mo. Sinong naglakad lahat ng papel mo? Makakuha ba ng passport kung hindi ang pera ko? Nako. Sige na. Ako! Mayarang akong pera! Mayarang akong pera nung nakalis ako ng mga papel mo. Kaya mahiya ka. Huwag kang ganyan. Paka ng sumbatan. Ayoko na ng sumbatan. Tama na. Okay. Gusto mo na lang matapos to para may closure lang tayo. Ayoko lang mga ganyan. Ikaw lang ang ayaw makipag-communicate para matapos yan. Anong sabi mo kay Papa? Hintayin mo na lang yung sulat ng korte. Nakiusap kami sa iyo nung last na uya ko, April. Tinatawag ka namin sa barangay. Ano sabi mo? Hindi ka pupunta. Hindi mo ko haharapin. Iintayin mo lang yung sulat ng korte. Bakit? Ano sabi ko yung magmakaawa sa'yo? Para lang maayos yan. Pero tasas ng pride mo. Hindi, tasang pride ko. Namlalaki ka na eh. Yun ang punto ano eh. Namlalaki ka. Ano namlalaki? Namlalaki yung pride ng lalaki. Wala na tayo. Magpapalaya ako sa'yo. Okay. Uwi ka mga magpapalaya rin. Huwag mo akong papalik pa rin. Ako ang nagsakripisyo tapos ako ang mawalang. Paki-ulit. Hindi lang ikaw ang nagsakripisyo, pati ako. Okay. Ayaw mo naman pangitarang nandiyan. Pera lang ako. Hila lang yung pera ko? Ang hirap dito sa abroad. Akaalam mo yan, nag-abroad ka. Bakit? Nung nag-abroad ako, sinuporta ako. Bakit? Nung nag-abroad ka, may nakatayo ka bang isang sulok ng ano? Isang haligi ng bahay? Wala. Ikaw? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo noong nag-abroad ako? Ano, lumbat ka pa? Sinabi mo, may ipon ka sa bangko pag-uwi ko. Pag-uwi ko nga eh, lalaki mo na naman ang sumalubong sa akin eh. Okay. Anong lalaki? Kita nagipag-usap sa kwan eh. Mukhang maraming nugat ng... Kinukwan ka ng babae, mga asawa ng kwan eh. Oo, mukhang maraming nugat. Hindi pala ha? Kumawa ako ng relasyon, ipaghiwalay ako sa'yo ng maayos, at ayaw mo lang tanggapin. Kanino po nakapangalan sa ito pong bahay na pinatayo ninyo ni Ma'am Net? Sa akin po yung lupa po, nakapangalan po sa akin yung lupa. Bakit po nakapangalan sa inyo, sir? Pinaplayan ko po yan sa NHA po. How about yung bahay, sir? Kanino po nakapangalan? Wala pa.
Sa amilyar niyo, sir, sino po nakapangalan doon? Hindi pa po kasi naipon ng NSA po yan. Nabayaran ko na po sa NSA yan. Binata pa lang ako noon yan, hinuhulog-hulugan ko na sa NSA. Hindi ko naman inaangkin yun. Ang sabi ko sa'yo, kunin ko lang yung mga parte ko. Wala akong inaangkin na galing sa'yo. Okay. Ang sinasabi ko lang, yung mga nagastos ko lang ang kukunin ko. Hindi, sinabi ko naman sa'yo na hindi ko aangkinin yan. Mag-uusap tayo ng maayon. Yung buhay ko na sinira mo. Sir Jerry, ito lang naman po ang akin. Unang-una po sa lahat, whether magkaroon po ng ibang boyfriend, kinakasama, asawa, si Ma'am Net, karapatan po niya yon, hindi po kayo kasal. Wala akong problema po. Ayun na nga, sir. So wag na po nating, Sir Jerry, so wag na po nating balikan yung parte na meron na po siyang bagong kinakasama, may bago na siyang boyfriend or kung ano pa man, dahil hindi naman po kayong kasal na dalawa, at in fact, meron nga po kayong existing na may bahay din or asawa. So kung si Ma'am Net po ay gusto na po talaga niya na mag-move on at meron na po siyang ibang kakasamahin, karapatan din po niya 'yon. So okay lang po 'yon, okay? Wag na po tayong So wag na po tayong mag-rehash kumbaga ng inyo pong kasi sinasabi niyo, sir, nang lalaki, technically hindi siya nang lalaki kasi hindi nga po kayo kasal, hindi nga kayo pwede magsama kasi kasal pa po kayo sa kayo ng Pilipino po. Oo, pero kasal kasi kayo sa sir. Bilang Pilipino, ma'am. Sir. Bilang may asawa po, kinakasawa po, bigla pong kwan. Sir, in fact, mali po yung ginawa ninyo kasi po meron po kayong existing na marriage. Ayon po sa ating batas, kung kayo po ay may kasal, di ba? Kung kasal po kayo, hindi po kayo pwedeng makisama sa ibang tao. So, in short, karapatan po ni Ma'am Net na mag-move on sa ibang lalaki kung yun po talaga ang kanyang nais. Ano? So, sir, mag-focus tayo doon sa pagbebenta ng lupa. Marami po kasing resibo dito si Ma'am Net na talaga namang nagpadala siya at meron po siyang katunayan na sa inyo po niya pinadala. Ayan, nakalagay. Kano to in total, Ma'am Net? Kung susumahin mo 100,000 to. 100,000 mahigit, ma'am. 700? 700,000 mahigit, ma'am. 700,000 mahigit po yan. Kasi nung umuwi po ako, ma'am, pinaprint out ko po lahat yan. Ay, ang dami. Mag-aayos kami. Oo. Okay. Tapos pinakita ko po yun doon sa pinsan kong tumulong sa akin. Okay. Tapos yung gumawa ka po mo kami ng agreement na nagpapirmahan po kami. Tumayag po sa doon sa agreement. Anong nasa agreement, ma'am? Nandyan po lahat, ma'am, sa boyfriend ko, ma'am, yung mga papel, mga pinag-anuhan po namin, mga nakapirma po siya doon, nakapirma din po ako na pumayag po kami both side. Na ano po ang pagkasunduan doon? Hindi po siya sumunod doon sa kasunduan na hindi po siya magpapayag sa akin. May karapatan po ako dyan sa bahay. O, yun may, po. May, opo. Opo, okay. Hello po, ma'am. Yes po. Tinanggap ko po yung usapan na yan noon. Kasi ang pagkakaalam ko, wala pong involved na third party noon. Sir Jerry, ito na nga po yung sinasabi natin. Regardless of the third party, kung kayo po Sir Jerry, makinig po muna. Kung regardless po of the third party, kung kayo po ay under obligation, nabanggit nyo, kayo ay nagkasunduan, meron po kayong pinirmahan na magbabayad po kayo kay Ma'am Net. At in fact, marami po siyang pruweba na siya po ay nakapagbigay po ng napakalaking halaga sa inyo para po sa pagtatayo ng bahay. Karapatan po ni Ma'am Net na maningil at kunin po kung ano yung kanyang nararapat na makuhang share doon sa bahay na yon. Hindi po ba? Opo, karapatan niya po. Pero yung kwan ko din po, yung ginastos niya po, yung pag-abroad po, halos kwan ko naman eh. O, sige. Tapos yung nasa abroad din ganito, po ako eh. Ganito na lang, Sir Jerry. Magkano ba ang nagastos mo sa pagpunta ni Ma'am Net sa Singapore? Sige, kung ganyan ang gusto nyo. Bahala na lang po siya po. Ma'am Net, magkano ba ang nagastos nyo doon? Ni Sir Jerry daw. Halos wala naman siyang pera, ma'am. Umuwi siya ng abroad. Halos ako naman po yung pinagbentahan po ng bahay namin sa Santiago. Yun po yung perang ginamit ko. Hindi. Kasi ang sinasabi niya, ma'am, may naitulong daw siya. So magkano ang tansya niyo doon? Para masagot na natin itong pagbebenta niyo ng bahay. Kasi kung... Wala po ako ano sa estimation niya, ma'am. Kasi ang alam mo, pera ko po yung ginamit dahil... Doon may hawak po akong pera na binigay ng papa ko na 25,000 na pinanggamit ko po sa paglakad ng mga papel ko.
Tanungin niyo na po siya kung ano dito sa Singapore. Sa po yung tumulong sa akin dito para makapunta po ako dito sa Singapore. Okay. Ginawa Sir Jerry, saan mo dinala yung 700,000 mahigit na pinadala ni Ma'am Net? Ilang po sa kanya kung bakit ganyan kalaki po. Hindi ko mo. Sir, pakisagot lang po yung tanong ko. Meron po kayong mga, may pruweba po siya na kayo po ay nakareceive yes, po, ng ganitong amount. Sir, ang tanong ko lang po, saan po nadala? Saan po nadala yung pera? Saan po nagastos? Siyempre po magkasama kami, nangarap kami magkaroon ng bahay. Kaya nga po, saan nga po nagastos, sir? Nag-share po kami, patayo ng bahay. Hindi ko po pinilit na ibigay niya sa akin yung pera na yan. Kung saan niya pong ibinigay, kasi po may relasyon po kami. Okay. Kaya pala pagkulang, nagsasabi ka, pati allowance ko dito, pinapadala ko, dahil sabi mo kulang. Nako, hindi tayo matatapos, Ma'am Net at Sir Jerry, kung tayo po ay magbabangayan, ano? Sana, Ma'am, ayoko na po sanang magbalik ng past dahil bilang respeto po sa relasyon ko ngayon. Pero siya po yung balik ng balik, eh. Ayoko na, kaya gusto ko na pong tuldukan, Ma'am, eh. Balik ng balik, eh. Saan ba nag-umpisa? Bakit ka po kabalik sa past? Kaya nga tutuldukan na, di ba? Mag-on ka na rin kasi nakamove-on na ako. Magkanya-kanya na tayo. Gusto ko lang makawi yung pagod ko, yung mga nagastos ko dyan. Kami po ay makikipag-ugnayan sa barangay, dyan po sa Santiago Isabela, Barangay Patol. Dyan po yung bahay, ano? Tama po? Opo, sa Typhoon po. Oo, kasi tama naman po si Ma'am Net. Karapatan po niya na makuha yung share niya dyan sa bahay na yan. Kung nais po niyang ibenta, pwedeng bilhin niyo na lang, sir. I-buy out niyo siya, kumbaga, doon sa portion na meron po talaga siyang naipundar. At kayo po, bayaran niyo na lang po kung ano yung kaya niyo pong bayaran sa kanya at acceptable din kay Ma'am Net. Kasi kagaya nga na nasabi niyo, wala pa naman daw titulo ng lupa. Hindi ko rin alam kung kanino ba nakapangalan yung amilyar nung bahay. Good afternoon po, Chairman. Meron na po ba kayong record nitong pangyayari po na ito or nitong complaint ni Ma'am Net? So, siguro Ma'am, verify na lang sa barangay kasi kung minsan, wala ako sa barangay, eh, yung mga lupon ang umaassist dyan sa mga problema na yan. Kaya, kung kailangan na pupunta sa barangay, siguro mga pwede dahil ang trabaho namin ay mga ganyan na problema. So, pwede ma'am, pupunta na lang sa barangay. Okay. I-verify natin lahat yung record na pwedeng makita. May ayos natin yung problema okay. nila. Pero, sir, meron na po ba kayong record nitong, kilala nyo po ba itong si Sir Jerry dyan sa inyo, sa Santiago? Yun nga, ma'am. Baka hindi ko nasubaybayan yan dahil kung minsan nasa meeting ko. So, hindi din kung meron man record, alam na alam yung mga lupon natin, saka yung mga sekretary natin, alam nila. Okay. Sige po. Siguro, Chairman, maganda din po na i-connect na lang din po siguro kami sa lupon kung sino po yung nag-handle ng kaso po nitong si Ma'am Net kasi nabanggit po niya kanina na napag-usap na daw po sila sa barangay noon nung umuwi siya. Kaso, hindi daw po sumipot itong si Sir Jerry. So, siguro mag-schedule na lang po kayo ulit ng panibagong pagpupulong. Ma'am Net, meron po ba kayong representative na maaari pong pumunta? Ano po yung tatay ko, ma'am, sa ano po, Baluarte po. Okay, sige yun. Nandun pala ang tatay ninyo. So, maaari pong pumunta ang tatay ni Ma'am Net dyan sa Barangay Patol. Tama po ako, Chairman? Yes, ma'am. Pupunta lang sa sa barangay para yung problema nila, problema nila, mapag-usapan kung anong gagawin natin. Mag-schedule po tayo ulit kung kailan po available ang tatay ni Ma'am Net para po makapag-usap kayo ni Sir Jerry. Okay? Kasi ang kiniklaim naman ni Ma'am ni Sir Jerry ay wala daw siyang na-receive na notice. Meron ma'am. Meron po siyang sinulat doon sa may sumunod ng barangay na di ako pupunta. Yun po yung sinulat niya. Hindi po silang magsasabi, mag-usap tayo sa barangay. Barangay po sana ang pupunta, magsasabi na may usap sa barangay. Ako, hindi po kung sila. Ako naman sa iyo, Sir Jerry, Sir Jerry, kung maaari po na pag-usapan na lang kung magkano po yung ibabalik at total meron naman mga resibo si Ma'am Net, pag-usapan nyo na lang kung magkano po ang kaya nyong ibalik o kung portion ng naipundar po ay maibenta na. Hindi po ba pwedeng gano'n na lang?
Balik na rin po yung mga... Walang problema dun, sir. Mukha namang kung kayo po ay may resibo din. Si ma'am, may resibo. So, ay, kung kayo ay... 2013 pa lang puno niya. Oh, kung may resibo din kasi kayo, sir. Po, ako ganun po eh. Sir Jerry, kaya nga po sinasabi, maglatagan kayo ng resibo, oh. Maglatagan kayo ng ebidensya. Lahat, sir, ilalatag pag-uusapan po para patas sa inyo, para patas din kay Ma'am Antoinette. Mm, kasi siya, ang dami niya, 700,000. Oh. Kapal nung ipinasa niya, sir, puro pera niya yung nakalagay dito, di ba? So, ganun na lang siguro, Sir Jerry. Pag-usapin muna natin sila. At kami po ba, Sir Jerry, ay makakaasa na susulpot po kayo? Pag barangay po ang nagpatawag po, hindi po yung sabi-sabi lang po nila. Sige po, wala pong problema. Gusto ko lang po sana yung... makipag-cooperate na lang para masuldukan na lang po at para magkaroon kami ng peace of mind po pareha. Yun lang po. Tama ba po yun? Tama po ba yung ganun gagawin mo sa isang tao? Nangarap ka yung dalawa, magpadala ka, mag-ipo para mag... Tapos nung ayaw mo na, bigla mo na lang kukunin kung anong bagay na binigay mo. Sir, babalik tayo sa zero. Sir, ito, ano to, Sir Jerry, ha? Again, hindi po kayo kasal ni Ma'am Net. Kung ano po yung makinig po kayo, Sir Jerry. Kung ano po yung naipundar ninyo sa ilalim po ng ating batas, mako-consider po kayo, pwede po kayong siguro co-owners. Yun na ang at most na magagawa kasi wala kayong hindi naman kayo nagsama ng walang legal impediment na sinasabi, ano. So dahil meron po legal impediment sa inyo dahil kayo ay kasal po, ang ating pong pag-aari, kung ano man po yung naipundar ninyo, ay makonsider po na co-owners kayong dalawa. So, base po yan sa kung ano yung actual na naging contribution ninyong dalawa doon sa pagpapatayo ng bahay. Kaya nga po nabanggit ko kanina, kung meron po kayong resibo, meron din kayong pruweba ng kung magkano yung share ninyo doon sa bahay na yon, eh ipakita nyo din, sir, para fair din naman sa inyo. Si Ma'am Net po kasi, nagpakita na siya ng kanyang resibo, so kayo din, may karapatan din kayong ganun, para malaman natin, sir, magkano ba talaga yung actual na share ninyo doon sa bahay. Okay? Ganun po, Sir Jerry. Huwag na po nating balikan yung kung tama po ba. Ayan po ay personal ninyong choice na ni Ma'am Net. Again, hindi po kayo kasal na dalawa, sir. So, hindi po siya tali na maging, kumbaga, faithful sa inyong relasyon. Ganun po. So, Sir Jerry, kung okay po kayo doon, mag-schedule po kami ng pag-uusap niyo ni Ma'am Net. Okay po kayo, sir? Depende po sa plan po ng pag-uusap po sa trabaho ko po. Kung okay po yung schedule, di papunta po ako. Oo, sir. Kasi para matapos na rin po yung problema ninyo at maayos na po yung gusto sa inyong dalawa at makamove on na kayong dalawa, okay? Opo, opo. Sige po. Maraming salamat po, Sir Jerry Agustin Ranay, sa pagtanggap po ng aming tawag. Huwag niyo po ibaba yung telepono at makikipag-coordinate po ang aming staff. Maraming salamat po sa inyong oras. Okay. Ma'am Antoinette, siguro ang maipapayo na lang din namin yung palagi ding sinasabi ni Idol Raffy noon na kung sa susunod, madam, hindi po madali ang buhay ng isang OFW. Diba? So wag po tayong masyadong bigay ng bigay. Lalo na talaga. Yes, opo. No, so sana malaking lesson din po ito sa inyo, Ma'am Antoinette. Dahil yan, lagi po yung paalala ni Idol Raffy. Alam po niya kung gaano kahirap ang buhay sa ibang bansa. So kung kaya, ipunin niyo na lang po yung pera. Kapag nakauwi na po kayo dito, saka niyo po iano yung pera kung kanino niyo po gustong ipagastos. Tama. Kung sa magulang niya, di magulang. May family naman po kayo, okay? Mm-hmm. Sige po, ma'am. Huwag niyo pong ibaba pa yung linya. Kakausapin po kayo ng researcher po namin. Ha? Salamat po. Sana maayos naman nila yung... ganyang gusot kasi mahirap din yung posisyon ng OFW natin. Opo.